Good morning mga guys. Ayan, meron po tayong new flowers now na ating i-propagate. So guys, itong pong flowers na ito ay very rare. Ito po ay Neurid Philodendron from Holland. So guys, ayan, ipopropagate natin siya. Subscribe sa ating channel, subscribe na po at i-click nyo na rin po ang hit notification button para maging updated ka po sa mga ia-upload kong videos. So guys, mag-uumpisa na tayo sa ating propagation ng ating Neurid Philodendron. So guys, itong Neurid Philodendron na ito ay very rare po, bago pa po siya at from Holland po siya. Guys, ayan, mag-i-start tayo. Ayan, tingnan nyo po ang ating Neurid Philodendron. Napaka-healthy niya po at matataba na po siya. Sobrang laki niya po. Ayan, mag-i-start na po tayo sa ating propagation. Ito po ang aking gagamiting paso. Malaki na po siya. Para po, mabilis din po ang paglaki ng ating. Guys, ang ating unang gagawin, bumili ako nitong ano bang tawag nito diyan sa Pilipinas, parang bunot to guys, bunot na hinimay-himay. So yan po yung magiging pang-filter natin ng ating soil na ilalagay natin sa paso sa ilalim bago natin ilagay ang ating soil. Ayan, para dun sa kanyang mga butas na yan ay ma-filter. So pag nagdidilig tayo, hindi lalabas yung mga soil. Ayan, so guys, ayan siya. Iniharang ko dun sa mga butas ng ating paso para paglagay ko nung soil mamaya at didiligan, pag dinidiligan natin siya, hindi siya lalabas dun sa butas. So ayan guys, tingnan nyo, pang filter. Nagtanong kasi ako dun sa mga binibilhan ko na nursery kung ano yung ginagawa nilang pang filter sa soil para hindi siya lumabas kung sakaling didiligan natin. So guys, ayan, ito po ang aking gagamiting soil. Ito pong soil na ito ay hindi ko po alam kung anong name niya sa English. Pero ito daw po ay yung sinunog na lutong soil ba? Parang ano ba? Yung pag dyan sa Pilipinas, yung pag nagsusunog tayo ng basura, yung sa ilalim, di ba yung lupa niya, yung soil niya nagiging black. Ito yun. Pero malinis siya guys. Siyempre malinis siya. Siguro talagang iniluto nila yan. Ayan, ilalagay na natin siya dyan sa ating paso. Pero hindi muna natin siya ilalagay lahat. So, hap. Ayan pala, hanggang guhit lang. Hanggang guhit lang, guys. Ayan, tingnan nyo. Maganda naman, diba? Malinis siya. Sinunog na lupa. Anong bakartana man ang tawag nila dito. I mean, yung bakartana yung sinunog na lupa, yung bakar kasi inihaw, yung ganun nga yun, sinunog. Ayan guys, ayan ang ating pisil-pisilin ng ganito para magluwag yung kanyang lupa at i-transfer na natin siya sa malaking paso. Ayan guys, ayan, tingnan natin ang kanyang ugat, ang kanyang roots, sabay ganun. Tagalog na Tagalog talaga ang lola nyo. Ayan guys, tingnan nyo yung roots niya. Ayan. Hindi pa naman masyadong kalakihan yung mga roots niya. Pero kung titingnan nyo guys, napakalaki na po nitong Philodendron natin. Ayan guys, super super lucky at healthy ng ating Philodendron. Ngayon ay ayusin lamang po natin ang paglalagay sa kanya sa ating paso. Dagdagan lamang po natin siya ng soil hanggang dun sa kanyang guhit. Ayan, yung dyan sa may guhit ng ating paso. Bago natin siya lalagyan ng ginunting-gunting na bunot sa ibabaw. Ito na po yung kanyang ibabaw. Ayan guys, ayan.
super ganda. And super laki ng ating philodendron. So ngayon guys, ayan, ayusin lang muna natin. Pagkaayos natin ay lalagyan natin siya ng mga ginunting-gunting na bunot. Kasi wala na po tayong kokopet na binili ko. So yung bunot na ilalagay ko sa ibabaw niya ay hiningi ko lamang din po sa shop. Ayan, ito yung bunot guys. Hindi pa po pala siya pwedeng masubrahan ng water. Dahil pag nasubrahan daw po ng water, magiging mabagal po yung paglaki ng ating philodendron. So, ipapalo ko na lang din po yung advice sa akin ng nursery na binilhan ko dito sa Malaysia. Yung pagbibigay ng fertilizer at pag-care sa kanya. So, ayan. Guys, kaya ko hinihimay-himay ang bunot na yan. Ilalagay natin siya dun sa ating philodendron. And guys, itong ating philodendron ay bawal siya sa direct sunlight. So, simi lang po. Kasi masusunog po yung mga dahon niya kapag sa direct sunlight natin siya ilalagay. Ay bunot, ilalagay po natin siya dun sa soil sa ating philodendron para hindi po ma-spoiled ang ating soil kapag nagbibigay tayo ng water sa kanya. So, bali magiging pataba na rin po niya yan dahil po yung binili ko at yung original soil niya po ay meron din po siyang maliliit na ginunting-gunting na bunot. So, kaya siguro maganda siya. So, ayan, itatry din natin. Dun, yung po kasing nabibili ko na kokopit, yung kokopit, bunot din po yon. Yun ay parang giniling lang po. Masyadong pino. So at dahil ubos na yun, kaya po itong bunot na ito ang ilalagay ko, kaya ko ginunting-gunting siya. Ilalagay natin siya dun sa ibabaw. Lagyan lang po natin siya ng bunot hanggang sa makubiran po yung lahat ng soil niya. Para pag binigyan natin siya ng water ay hindi siya mag-run yung ating soil. Pero meron na rin naman po siyang pang-filter sa ibaba. Kaso po napapansin ko kapag nagbibigay tayo ng water yung ating soil ay nag-iibaba. Parang masyadong nagiging dasik. Dasik ba yun? Tapos na tayong mag-propagate ng ating philodendron. So ngayon guys, ang gagawin po natin ay bibigyan po natin siya ng water. Pero ito guys, na binibigay kong water sa kanya ay galing po siya sa tubig ulan. Raining water po siya para makarecover po siya. Pero hindi naman po nagalaw yung kanyang mga roots, kaya madali din po siyang mag-re-recover. So mas maganda po talaga na kada magpupropagate tayo ng any flower ay ang gagamitin nating water ay ang raining water. So guys, ayan, magtatapos na po ang aking vlog for today. So mga guys, maraming salamat po lagi sa mga nanonood ng aking mga video. Guys, please sa mga manonood pa po, kung hindi pa po kayo nakaka-subscribe sa aking channel, don't forget to subscribe po guys and click the notification button para maging updated kayo sa mga i-upload kong video. So guys, bye-bye! Thank you for watching all! Peace.